Base sa pag-inspeksyon ng National Bureau of Investigation, maayos at walang sira ang mga gamit sa condominium unit kung saan binugbog si Vong Navarro. Taliwas ito sa mga naunang pahayag ng kampo ni Denise Cornejo na may mga nasira sa kondo kaya pinagbabayad nilang aktor. Wala pang pahayag si Cornejo. Makibalita tayo kay Kay Mercado. Pansamantala munang tinanggal sa pwesto ang apat na pulis na umasikaso sa grupo ni na Denise Cornejo at Cedric Lee nang dalhin nila sa Southern Police District sa Vong Navarro noong January 22. Ito'y habang gumugulong ang investigasyon ng Internal Affairs Service tungkol sa posibleng pagkukulang ng mga pulis. Ngayong araw naman, inaasang isusumite ng Forbeswood Condominium ang mga karagdagang ebidensyang hinihingi ng mga otoridad kaugnay ng pambubugbog sa aktor. Nangakong makikipagtulungan sa investigasyon ang security agency ng Forbeswood na Megaforce Security Services Incorporated. Kahapon iniharap ng ahensya ang kanilang dalawang gwardyang nakajuti noong gabing mabugbog si Navarro. Kasama sa kanilang isinumiting saraysay ang pakikipag-usap ni Cornejo sa isa sa kanila bago ibaba ang aktor. Tinanong daw ni Cornejo kung may iba pa bang labasan sa condo complex maliban sa main entrance. Wala pang tugon dito si Cornejo. Ininspeksyon na rin kahapon ng NBI ang mismong condo unit kung saan umano ginahasan ni Navarro si Cornejo at nabugbog ang aktor. Kasama ng NBI ang may-ari ng condo unit na si Soledad Ramos. Ayon sa NBI, nakita pa nila sa unit ang inaamag ng sisig na dinala ni Navarro para kay Cornejo noong January 22. May mga nakita ring bloodstain sa sofa. Pinoproseso na ng NBI ang mga nakalap nilang impormasyon. Ngayong araw inaasahang magsusumiti sa NBI ng affidavit si Ramos at ang tenant niyang Malaysia na si Greg Binunos, kaibigan ni Cornejo si Binunos. Pansamantala ron niyang pinatira ng libre sa naturang unit ang modelo. Nilinaw ng kampo ni Ramos na wala siyang ibang kaugnayan kay Cornejo. Sa muli namang pagpunta ng kampo ni Cornejo sa NBI, hiniling nilang ilagay na rin sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration si Vong Navarro. I think it is just na harapin din ni Vong Navarro. Siguraduhin din na haharapin niya yung kasong rape na laban sa kanya. So kung nakita ang pinaskill yung mga picture ng kliyente ko, eh dapat ipaskill din yung picture niya sa lahat na siya may kaso ng rape para patas lang. Nauna nang naglabas ng lookout bulletin order ang DOJ laban kay Cornejo at sa mga magkapatid na Cedric at Bernice Lee. Sa February 14, nakatakda ang paghaharap-harap ng magkabilang kampo sa korte para sa preliminary investigation ng mga reklamong inihain ni Navarro laban sa grupo ni Cornejo. Kay Mercado, Nagbabalita, Pilipinas.